The NBI has conducted its autopsy on the body of Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino 2 days after he was shot and killed. His son, Mark, did not have the courage to see the results. A family friend told him the wounds his father sustained. Sabi niya po, sa bilang niya po, kalahati pa lang po ng katawan niya ng papa ko ang nabibilang na tama ng bala is 21 na po. Most of the gunshot wounds were found on his father's head and chest. This adds to their suspicion his father was ambushed. They have witnesses saying 7 men armed with high-powered guns took turns shooting his father. Tatlong wave po ang pagbaril nila sa papa ko. Una po apat na tao ang bumaril. And then nung naubos po ang bala, nag-change mag po sila. Tapos yung tatlo naman po ang bumaril. The mayor's son, Mark, also questioned why the policemen were not in official uniform if they were conducting a legitimate operation in the area, as authorities claimed. Nakabonet. So, paano po malalaman na pulis yun eh, hindi naman po nakasuot ng uniforme? Kung makikita nyo po yung isang picture po ng isang pulis na namatay, eh nakasuot pa siya ng vest. Ibig sabihin po, handa po silang makipagpatayan. The family also received information that there were men waiting for the mayor's vehicle at the foot of the bridge. Pagkatapos po nilang barilin, tiningnan po sa loob at sinabing, okay na, patay na. Oh. So ibig sabihin, kilala po nila si mayor. Tama na, okay na, patay na. So ibig sabihin, intentional po ang pagpatay nila kay mayor. The younger Aquino also asked why the vehicle used by the police had 2 different plate numbers. Summer 1st District Representative Edgar Sarmiento filed a resolution naming the policemen involved. He is also pushing for a House probe into the incident. Zandro Ochona, ABS-CBN News.